Proud na sinalubong ang mga atletang magiting na kumatawan sa Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Para sa karangalang ibinigay nila sa bansa, binigyan sila ng gantimpala at pagkilala sa Malacañang. May report si Marie Zumali. Bit-bit ang watawat ng Pilipinas, sabay na bumaba ng eroplano sina two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at bronze medalist Nesty Petesio paglapag sa Villamor Air Base pasado alas 7 ng gabi. Kasama nilang dumating si bronze medalist Ira Villegas at iba pang Olympian. Masaya silang sinalubong ng kani-kanilang mga kaanak. Si Nesty di na iwasang maging emosyonal. Nagpasalamat naman si Carlos Yulo sa lahat ng mga sumuporta. Hindi po nasayang yung pagpupuyat nila para mapanood kami at ipagdasal. Maraming maraming salamat. Panalo namin po ito. Lahat, panalo natin ito lahat po. Hindi nila kasabay ang limang iba pang Olympian dahil ayon sa Office of the Presidential Protocol, dumiretso na ang mga ito sa iba pa nilang kompetisyon. Mula Villamor Air Base, nagtungo sila sa Malacañang kung saan sinalubong sila ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at First Family. Halatang proud ang Pangulo na kinamayan at tinapik-tapik pa si Yulo. Pagpasok sa Malacañang, nagpa-picture ang mga Olympian sa First Family. Sabay-sabay silang naghapunan kasama ang iba pang opisyal ng gobyerno at Philippine Olympic Committee. As promised, we have delivered gold. We broke Tokyo Olympics medal haul. For two consecutive Olympics, we were number one in Southeast Asia. Pinapaganda ninyo at pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Pilipino. At kaya naman, kami naman, nagpapasalamat sa inyong lahat. Pinapasikat ninyo ang Pilipinas sa buong mundo. You have shown the spirit of the Filipino, the determination of a Filipino, and the excellence of the Filipino spirit. Para sa dugot pawis na inalay, ginawaran ng presidential citation ang lahat ng lumahok sa Olympics at binigyan ng Pangulo ng tig 1,000,000 pisong cash incentive ang mga hindi nakapag-uwi ng medalya. Bukod sa presidential citation, binigyan naman ng tig 2,000,000 piso ang bronze medalists na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Ginawaran naman si Yulo ng Presidential Medal of Merit para sa 2 nakamit na Olympic gold sa gymnastics at 20 million pesos na cash incentive. Sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Dugot pawis yung inalay natin. Mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Mahaba pa ang gabi ng mga Olympian dahil pagkatapos ng kanilang selebrasyon sa Malacañang ay mayroon pang victory party para sa kanila at sa kanilang pamilya sa isang hotel at sa kanilang pagbabalik bansa. Hindi lamang nila bit-bit ang tagumpay para sa sarili, kundi ang karangalan para sa buong sambayan ng Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Marie Zumali, nag-uulat. Excited na rin ang mga kabarangay ni double gold medalist Carlos Yulo sa Malate, Maynila. Abangan daw nila si Carlos sa motorcade bukas. Proud din ang lolo ni Carlos sa narating ng kanyang apo. Naghahanda na rin sa Heroes Welcome ang Aurora A. Quezon Elementary School kung saan nagtapos ng elementary at nahubog ang galing sa gymnastics ni Carlos. Alas 3 ng hapon bukas, magsisimula ang parada ng mga atleta sa Maynila. Tuluyan ang inalis ng ombudsman bilang alkalde ng Banban, Tarlac si Alice Go. Nagugat yan sa reklamo isinampan ng DILG para sa grave misconduct. Conduct prejudicial to the best interest of the service, gross neglect of duty, at serious dishonesty dahil sa pagkakadawit ni Go sa illegal na operasyon ng Pogo sa Banban. Hindi na makukuha ni Go ang kanyang retirement benefits at bawal na rin siyang manungkulan sa gobyerno. Pinasabpi na rin ng COMELEC si Go para sa preliminary investigation kaugnay ng reklamong misrepresentation na balak ihain ng COMELEC. Wala si Go sa farm niya nang isilbi ang sabpina. Nagsilbi rin ng sabpina sa munisipyo. May 10 araw si Go para maghain ng counter affidavit sa COMELEC. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Go. Inaayos na ang pagbabayad ng danyos para sa mga apektado ng oil spill sa Bataan. Nagpulong at iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kinatawan ng MTKR Terra Nova at insurance provider nito.
salvor ng MTKR Jason Bradley at kinatawan ng International Oil Pollution Compensation Fund. Sa ngayon, nasa 31,000 residente at mangingisda ng Cavite at 21,000 mula sa Bataan ang natukoy ng makakatanggap ng compensation. Hinihintay pa ang reports mula sa ibang LGU na apektado ng oil spill at ang report sa pinsala sa tourism sector. Tuloy-tuloy naman ang investigasyon ng NBI sa 3 maritime incident sa Bataan. Ang MTKR Jason Bradley na pag-alamang meron na palang warrant of seizure and detention noon pang 2022. Inaalam ng NBI kung bakit pa rin ito nakapaglayag. Pinanukala ni Davao City Representative Paulo Duterte na sumalang sa mandatory random drug test ang lahat ng elected at appointed officials ng pamahalaan. Sa ilalim ng House Bill 10744, gagawin ang random drug test kada 6 na buwan sa pamamagitan ng hair follicle at urine test. Mahaharap sa kasong administratibo at pwedeng masuspindi o matanggal sa pwesto ang sinumang magpopositibo. Sabi ni Duterte sa panukala, nakasaad sa konstitusyon na ang public office ay public trust at dapat daw responsable at may integridad ang mga magsisilbi sa gobyerno. Pagpasa ng ordinansang magbabawal sa paglangoy sa baha, irerekomenda ng DOH sa mga lokal na pamahalaan. Sa gitna yan ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis matapos manalasa ng bagyong Karina at Habagat noong July 24. Magpapasa naman ng resolusyon ang Metro Manila Council para himukin ang mga LGU na magpasa ng ordinansang magbabawal sa paglalaro at pagsuswimming sa baha. Pagtalima ng mga eskwelahan sa anti-bullying policy, babantayan ng DepEd. Iilan lang daw ang eskwelahang may anti-bullying policy kahit na required ito sa lahat. Ayon kay 2nd Congressional Commission on Education Executive Director Carol Mark Yee, "We are the bullying capital of the world based on PISA because the highest prevalence of bullying and loneliness sa Pilipinas nangyayari." Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hashtag not done yet daw si Pinoy pole vaulter at world number 2 EJ Obiena. Ibinahagi niya mga natutunan habang binabasa ang mga mensahe sa kanya matapos ang 4th place finish sa Olympics. Blessed daw siya sa suporta at pagmamahal na natatanggap. Sinabi niya ring hindi nasusukat ang kakayahan ng tao sa iisang event lang, kundi sa mga napagdaanan niya sa kanyang career. Balik training na si Obiena at asahan daw na muling maiwawagayway ang watawat ng Pilipinas sa global stage. Kapuso Stars, mainit na sinalubong sa Sparkle International Tour sa Anaheim at San Francisco, California. At Calgary sa Canada. This is our way of saying thank you to them kahit papano sa maliit lang na paraan. Hannah Montana star Miley Cyrus, kinilalang youngest Disney legend. Sandara Park at Minzy ng 2NE1 may entry sa Pasaloki Dance Challenge. Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nilamon ng apoy ang motorsiklong yan sa Greece. Natupok din ang ilang bahay at ari-arian. Nagpatupad na ng forced evacuation sa ilang bayan at ospital. Mabilis na kumalat ang wildfire na nagsimula pa nitong linggo dahil sa malakas na hangin. Pinatunayan ng mag-asawang taga Abulug, Cagayan ang mga katagang in sickness and in health. Ang mister may nakakaanting na pagpapakita ng suporta sa bisis na nakikipaglaban sa cancer. May report si Oscar Oida. Happily married for 8 years with 2 kids sina Gerald at Carla Espergal. Ang kanilang pagsama, sinubok ng karamdaman. Na-diagnose si Carla na may lymphoma cancer. Gusto kong samahan si Mrs. sa laban na kinakaharap niya, which is cancer.
nakakalbo rin si Gerald bilang pagdamay kay Carla. Kaya, maraming netizens ang naantig sa ginawa ni Gerald na isa ring vlogger. May mga follower na nga rin daw siyang nagpakalbo na rin. At marami pa raw silang mga kaibigan at kakilala na nagsabing gagaya rin. Mami Carla, maski bayan mo lang loob mo, hindi tayo bibigyan ng problema na hindi natin kayang lusutan o hindi natin kayang lapasan. Kaya, Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.